kung alam mo na, ganun lang naman talaga ang growth ng iyong salary. Syempre, may dapat kang gagawin na bago. Sabi nga, new activity, new result. Kaya for me, no, mas maganda magnegosyo ka. Kasi pag may negosyo ka, eh talagang mas mataas ang income potential niyan, hindi lang 10%. Pwede nga 100% agad in 1 year. So, na-discover ko na para ma-improve ang aking finances, eh talagang may kailangan tayong gawin. May tinatawag na 90% at 10%. Ano ba yung 90%? Ito yung kailangan nating i-sacrifice. And then, syempre, pag na-achieve mo yung 90% na yan, eh dyan na magsisimula yung 10%, which is yung reward mo. So, ano ba yung 90% na yan sinasabi mo, Ms. Roan? Di kita maintindihan. So, para maging successful ka, para mag-improve ang iyong cash flow, eh dapat eh hindi lang itong nakikita mo, yung resulta lang. Eh nakikita mo agad, gusto mong tumaas ang income mo ng 100%, pero ginagawa mo ba yung 90%? So, ito yung, syempre, kailangan mo mag-sacrifice. Na instead na manonood ka ng Netflix, pag uwi mo, eh kailangan mag-aaral ka. Give up mo yung mga bad habits mo, papalitan mo ng good habits, magbabasa ka ng libro. Discipline, kagaya nung ako ay empleyado pa, may ginagawa akong part-time business. So kapag Sabado, syempre nakagawian naman natin na pupunta lang sa mall or manonood ng TV, tanghali gigising. So yan yung mga aalisin mo na.